guys, welcome back to our channel. This is again Tita Aida Halomanera, your guide in the red. Ipapakita ko po sa inyo yung mga halaman ko na napabayaan ko ng almost 1 month. Ayan, kasi ayun, nawala ang nanay. Ayan, tapos may mga times na hindi ko talaga kaya maghalaman kasi nandun lahat yung memories namin ng nanay. But now that I'm back, ayan, sa tulong po at biyaya ng Panginoon, na-overcome ko na po yung kalungkutan na yon, at naniniwala naman ako na ayaw ng nanay na patuloy ako sa kalungkutan. Ayan. Alam ko na yung mga halaman na yan talagang parte ng buhay ko at buhay niya. At matutuwa siya kung magpapatuloy ako na maghalaman. Ayan. Matutuwa mo kayo guys kasi ang healthy nila. Sa totoo lang, kahit pala hindi mo sila ma-check ng one. Ayan. Although nag-re-live at saka natapos na rin kasi yung summer dito sa Baler. Ngayon ay habagat. Pag sinabi kong habagat, mahangin po pero alam nyo, mainit. Mahangin siya pero mainit yung sipon. Pero sabi nila, maganda raw kasi kapag habagat, ito yung pumipigil sa bagyo para tumuloy dito sa amin, dito sa Baler. So, ayan. Yun lang po guys ang sasabi ko tungkol sa habagat. Bakit napunta tayo sa habagat? Ayun. At, ayan. Pero guys, ang natatandaan ko at gusto kong ibigay natin sa inyo lahat, bago po ako umalis, lumuwas ng Maynila, ang ina-expect ko lang dati, 5 days ako mawawala, 5 days kung hindi makita yung halaman ko. Pero umabot kami ng 2 weeks doon. At after naman, pagdating namin ay support ang nanay. So umabot ng 1 bago ko sila na-check. Pero ang isang mahalagang tip na gusto kong sabihin sa inyo is, bago ako umalis, naglagay po ako ng osmocot sa mga halaman ko. Kasi ang osmocot, napakamild po ng effect niya. Ay binunti-unti niyang binunourish yung ano, yung halaman. Hindi siya katulad ng ibang fertilizer na napakatapang yung mabilis pa. At minsan kapag napasobra is maluluto yung halaman. So ang osmocot po napakamild ng effect sa halaman. At napakaganda. Yung nga lang siguro medyo mahal siya kaysa sa pangkaraniwan yung ginagamit natin. So guys, let's go! Samahan niyo ako. Ipapakita ko po sa inyo yung mga halaman. Nakakatuwa. Kasi ito talaga yung kaligayahan ng mga halaman nila. Ito pa pala, before I continue guys, may nakausap ako kahapon ng isang kaibigan na naghahalaman. At ang sabi niya, matumal na nga raw yung bentahan ng halaman niyo. Ayun naman, alam naman natin yan na sa lahat ng kahit sa negosyo, merong pagtumal, merong peak season. Ayan. Pero ang naniniwala ko ng dahilan dyan is, na-avail na kasi natin, nabili na natin yung lahat ng common plant na nasa market. Ayan. Kung may mga hindi pa tayo na-avail, yun sila yung mga mamahaling halaman, yung mga pricing halaman. Pero kung yung mga pangkaraniwang halaman na nasa market, naniniwala ako na kaya hindi na nabebenta yung mga yun dahil meron na tayo. Kasi ang dami nating paraan eh. Pwede tayo mag-propagate, pwede tayo makipag-barter. Ayan. Bukod sa pagbili, yun, marami tayong pwedeng gawin para ma-avail natin yung mga halaman sa market. Kaya guys, pero hindi ibig sabihin noon na matumal ang bentahan is tumigil na yung mga halamanera. Naniniwala ako talaga na pag once halamanera ka, ayan, hanggang sa tumanda ka, katulad ng nanay, hanggang sa tumanda ka, mahilig ka sa halaman kasi ito yung nagpapasaya ng araw mo. Ito yung nagre-relieve ng mga stress mo. Ayan, ganun kasi eh, ganun talaga yung effect ng paghahalaman. So, let's go. Tara na, tingnan natin yung mga halaman ko. Thank you guys. Ayan guys, ang aking begonya. Oh, may paru-paru-paru. Lumilipad-lipad. Ayan yung aking begonya na napaka-lush. Ayan, ang liit pa niya noon bago ako umalis. Biglang lumaki ng ganyang kalaki. At ito naman, another variety of begonya. Ayan, hindi ko na alam kung ano yung ano nila. Basta begonya rin to. Ayan. At itong malaking dahon na to, another begonia. Common begonia nga lang din ito. Hindi siya yung pricing begonia. Pero nakakatuwa. Kanina. Ito naman yung aking snow bush. Snow bush. Ito. 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 Ito.
dito guys, ako tuwang-tuwa dito sa kalinya na ito. Ang laki-laki. Ayan o. Ang laki niya. And then ito yung aking Merloni. Nakatuwa lang. Whoop! Ayan o. Yung aking, ano na nga ba to? Ano kayo siya to eh? Ayan. Dati alam na alam ko pangalan niya. Ayan, nakakalimutan. Ayan, hindi rin nagbago. Aking ano, Asia. Basta tuntuwa lang ako dito sila. Bago dahon yung aking ano, Asia Albo. Kunti lang yung ano niya. Oh. Kunti yung kunti. Ayan guys, pinagsama-sama ko yung ating mga putrasena. Daling kolektahin kasi hindi siya mahal at saka hindi maselan. Kasi yung another drasena, itong drasena nila. Nian Potos, Manjula Potos, Green Marble Potos. Ayan, yung Giant Albo ko. Giant Albo ko. Hindi kay nanay po to. Nakasala pa ako. Yung epesya ni nanay. Roy ni nanay. Wow. Snow White. Windshield. Ito guys, yung Efisha ko. Gusto ko yung kulay. Oh. Mahilig kasi ako sa parang mga ano, may silver. Pader ko. Enjoy photos. Ayun na nakakaroon na. Mababa pala sila. Malaki pala yung daw. Importante sila sa kanila. Nalalagyan. Malaki. Hindi yung mukha siyang ano. Nakabili ako guys ng ano, ng kante ng kalamay. Ako pa ito sila maiilalos. Ipulipot pa tayong budget. Kasi ako naman, parang mas masaya ako nung magiging healthy, mas magiging healthy sila kaysa yung nakaayos nga sila. Pero, hinirapan sila. Basta sa akin, mahalaga makita ko silang healthy. Saka, ang gusto ko kasi talaga yung magkawa ng gubat dito sa aking hardin. So,
wala silang magagawa dun sa bagay na yun. Ang sarap lang kaya makakita ng pinatay mo, ba't ka ganun, ba't pa pero ang mga tao is maganda. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Sa akin kasi ito lang talaga yung simple kong paligaya. Maraming nakikita ng laman, ang ganda. Siyempre, pag naman kaya ko na rin bumili ng stand din ng halaman, iaayos ko rin ito. But for now, ganito muna, wala namang masama. Mas lumalago nga sila, mas masaya sila sa ganito. Sa ganitong gubat-gubat. Kasi galing sila sa gubat eh. Galing sila sa habitat nila is ganito, sa mga hindi mo ng halaman at hindi sila yung paaring siya is pangyari sila hi guys, good pleasure wow love you all. God bless you all.